Hello, what's up boys and girls? It's me, your dad. Daddy. De, joke lang. So ngayon mga master, wala muna tayong gameplay, no? Kasi medyo nawala yung mood ko. Kasi nag-expect ako na abot tayo ngayon ng 2-8. And which is, kinapos yung power natin. Nasa 40% na yung win rate. So yun, nawala yung aking mood. So nag-decide ako na bukas na lang mag-upload ng gameplay. So today, pag-uusapan natin yung SLP mga master, no? Kasi meron ako nabasa sa comment section na Master Dan, sobrang lubog ng SLP. Ano ang iyong masasabi? Anong mangyayari sa Axie Infinity? Tataas pa ba si SLP? No? Yung mga tanong na ganun. So why not, 'di ba? Pag-usapan natin tong SLP. Since yung SLP naman is part ng Axie Infinity, so tara, let's G. Pag-usapan natin tong SLP. So all right. So as you can see dito mga master, ito yung graph ng SLP dito sa Binance. So lubog na lubog, pulang-pula, nasa 0.03 yung rate ng SLP, nasa 1.52 yan pesos. Sobrang baba, grabe. So yung tanong, tataas pa ba si SLP Master Dan? So anong mangyayari sa Axie? Meron ba bang chance na tataas si SLP? So bago tayo magsimula mga master, gusto ko lang kayong i-inform na hindi po ako financial advisor, hindi po ako professional pagdating sa crypto, hindi po ako professional pagdating dito sa trading. Yung isi-share ko lang sa inyo, yung sariling knowledge, sariling opinion, sariling pagkakaintindi ko pagdating dito sa SLP, no? So okay, di na natin to patatagalin, no? Let's direct na to the point. Charot. Mostly sa inyo, alam nyo na yung dahilan, no, kung bakit mababa yung SLP. Number one issue dyan mga master is yung burning mechanism. No, yun yung number one issue talaga dito sa nangyayari ngayon. Kasi according sa mga mga malulupit na influencer sa Axie Infinity, yung nangyayari kasi ngayon, yung SLP, 'di ba? SLP. Yung SLP kasi ginagamit talaga yan for breeding. Farm ka ng SLP, mag-breed ka. So, yun. Paparami ka ng Axie. Ang nangyayari kasi dito sa atin, dito sa Pilipinas, yung SLP is ginawa nating income, no? Ginagawa nating income. Yun. Kaya dumami yung player ng Axie, di ba? Nang dahil sa income. So, I admit na dahil sa SLP, makaka-income tayo, susumali ako sa Axie. So, hindi naman natin kasalanan yun kasi yun yung talagang dahilan natin na sumali sa Axie. So, wala tayong kasalanan dyan. So, nasa devs na kasi yan kung paano nila papaikutin yung SLP, no? Paano nila i-burn, no? So, yun yung isang dahilan kung bakit mababa yung SLP ngayon, no? Kasi yung time na nag-boom yung Axie, hindi pa masyadong marami yung players noon. Hindi pa masyadong marami yung players. Dito doon nagsimula, nag-boom. Dumami yung players, yung SLP, dumami. So yun, yung burning mechanism is only breeding lang. So nahihirapan yung hindi kaya ng breeders lang. So yun yung isang dahilan kung bakit bumaba ng bumaba si SLP. So isa sa mga dahilan is yung mga scholar syempre. Pero hindi ko sinasabing kasalanan ng scholar, no. Kasi wala namang kasalanan si scholar, naglalaro lang naman si scholar for money, 'di ba? Nagpapa-scholar tayo dahil sa money, 'di ba? So si scholar farm ng SLP. So si manager withdraw ng SLP pang sahod. So ang nangyayari, yung SLP dumami ng dumami. No. Yun na yun, isa sa mga dahilan. Kaya, pababa si SLP. Noon yan, noong nag-start noong June yata, yung nag-boom, July. Doon nag-start hanggang ngayon, December. Pababa ng pababa. Kasi yun nga, diba? Padami ng padami yung scholar. Tapos si manager, mga breeders, hindi kaya yung burning mechanism. Only breeding lang, hindi kaya talaga. So,
tataas pa ba si SLP? Tinatanong nyo sa akin, tataas pa ba? Hindi ako nagfo-food ha, pero para sa akin mga master, wala pa talagang chance na tataas si SLP. Wala pa talagang chance na tataas si SLP mga master. Isa lang yung paraan dito na tataas si SLP. Kung maglalabas ng update si Axie Infinity, yung mga devs. Good thing mga master, meron akong, syempre meron tayong good news, syempre good news. Basta tiwala lang tayo sa devs, huwag tayong magkakalat ng food, tiwala lang. As long as na-enjoy natin yung game. Kasi isi-share ko sa inyo yung experience ko sa Axie. Yung mga thankful ako kasi naglaro ako ng Axie. Kasi mga master, hindi lang ako nagkapera sa Axie. Tinulungan niya din ako kung paano mag-crypto, paano mag-trading, paano mag-sumali sa stock market, bumili ng mga altcoins, bumili ng Bitcoin, nang dahil yun kay Axie Infinity. No? Kaya malaking pasasalamat ko kay Axie kahit bumaba siya ng bumaba, no? Although nakabawi na ako sa mga expenses ko pagbili ng Axie, pero yung binigay ni Axie na sa akin na opportunity, yung matuto ka sa crypto. Malaking tulong kasi yun, kasi darating yung araw na magiging digital na yung mga transaction. Yun ang dahil ka Axie talaga. Narunong ako sa mga GCash, Coins.ph, Binance, mga iba't ibang klase ng trading platform nang dahil yun kay Axie. Kaya maraming salamat kay Axie, no? Tiwala lang tayo sa devs kung bababa man yan. Long term kasi itong Axie mga master. Tatandaan nyo na yung Axie Infinity is long term. No? Long term yung Axie. Kahit bababa yan, para sa akin, hold nyo na lang. So, wag nyo munang ibenta. Hold nyo hanggang lalabas yung update. So, dito na yung good news mga master update. Meron akong nabasa, nakalimutan ko lang i-print screen, sayang. Nakalimutan ko kung saan ko yung nabasa. Basta nagbabasa kasi ako ng mga ng mga news sa Google, no. Meron akong nabasa doon na I think sa Google ko ba yung nabasa or sa Discord or basta meron akong nabasa. Nakalimutan ko lang talagang i-print screen. Meron daw update na yung SLP is pwede mo na siyang gamitin through upgrade. For example, upgrade ka ng cards or bibili ka ng update ka ng cards through SLP na, hindi ka na bibili ng bagong Axie, 'di ba? Malaking malaking factor 'yun na SLP mo na 'yung gagamitin mo para makapag-upgrade ka, mag-change ka ng cards or kahit anong upgrade pa 'yan through SLP. So in that way, mababurn si SLP mga master, I'm sure. So sa update, merong pump 'yan sa update, no? Katulad na lang ng Ronin Dex, no? Yung lumabas si Ronin Dex, tumaas ng 7. So, malaki na si 7. Nagsimula, bumili yung mga stock, yung mga traders, bumili ng SLP. So, medyo nag-pump. Yun yung isa sa mga dahilan bakit nag-pump yung SLP last, So, sa next update, possible na yun yung mangyayari, no? Pero hindi ko alam kung kailan. Kailan lalabas yung ganun na Hindi rin ako alam kung legit ba yung nabasa ko. Pero one thing lang na sure ako is may tiwala ako sa devs, no? Long term. Isipin niyo yung long term, wag lang yung ngayon kasi maapektuhan yung gaming maapektuhan yung gaming niyo. Kung for example, hindi pa kayo nakabawi sa investment niyo tapos yung iisipin niyo sobrang baba ng SLP. Ano na mangyayari? Benta ko na lang yung SLP. So, ending, malulugi ka ng malulugi. So, enjoyin mo lang yung game. Farm ka ng SLP hanggat kaya mo. Ramihan mong pag-hold ng SLP mo kasi darating din ang araw no na magagamit din natin yung SLP sa tataas man or for upgrades. So, yun lang. Huwag mo na tayong mawalan na pag-asa, no? Basta tiwala lang tayo sa devs. Maglaro ka lang nang masaya, wag mo isipin na dahil mababa si SLP, maapektuhan na yung Axie gameplay mo. So, wag ganun, no? So, yun lang, no? Hindi tataas si SLP kung walang update, mga master, no? So, ito lang yung masasabi ko. Dito magpa-pump kung wala tong
malupet na burning mechanism kasi sa ngayon nahihirapan talaga ang devs na hindi ko alam kung nahihirapan ba ang devs ko or naghihintay lang sila ng tamang oras kasi December din kasi ngayon mga master, kailangan ng pera for Noche Buena, New Year, so nag-withdraw talaga yung mga tao. So isa rin yun sa dahilan kaya nagpumatak ng piso. Pero ngayon unti-unti siyang umaakyat, no? Unti-unti siyang umaakyat. Siguro I think next year tataas pa to. Magpa-pump to next year. I think lang ha, para sa akin magpa-pump to next year. Especially pag lalabas na yung lalabas na yung update. So yun lang mga master, no? Yun yung pinaka main reason kung bakit mababa yung SLP. Walang iba. Mababa ang SLP dahil sa burning mechanism, dahil dumadami yung players, especially mga scholars at saka maraming nagwi-withdraw kasi syempre December. So yun yung mga tatlong dahilan ko kaya bumababa nang bumababa ngayon si SLP. Pero tiwala lang tayo sa devs mga master kasi nag-e-enjoy ako sa game eh. Kaya kung bababa siya ng bababa, iisipin ko lang yung mga learnings na binigay ni Axie sa akin. So malaking tulong talaga. So kaya ako, kung tatanungin niyo ako, magtatagal si Axie syempre kasi hindi naman siya tatagal ng ilang years kung hindi solid yung kanilang devs nila, 'di ba? So tiwala lang kung bibili kayo ng Axie ngayon, dapat sobrang pera nyo, meron kayong extra cash, wag nyo gamitin yung pera nyo dapat meron kayong tabing pera. Yun yung key dyan, kung bibili kayo ng Axie, dapat meron kayong tabing pera for emergency purposes. So, yun lang yun mga master, no? So, yun yung mga main reason talaga kaya bumababa si SLP. So, reason dyan is yun na nga, sinabi ko na kanina, kung darating si update, so hopefully sana tataas na ulit si SLP. Alright, so hanggang dito na lang muna mga master, no? So bukas na lang yung gameplay natin. So maraming salamat kung nanonood ka man ngayon. Please like and subscribe kasi gagawa pa tayo ng marami. Let's G!